the International League Chapter 558. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito nga ya, isang napakagandang depensa nga ang pinakita ng koponan ng Shoku na talagang nag-shutdown sa opensa ng koponan ng Great Mountain High. At sa kabilang panig ay tumatakbo na nga itong si Kaede Rukawa para sa pag-atake sa isang run and gun technique. At dito ya, patay! Eto na naman ang run and gun technique. At delikado na naman ang kalagayan niyo kupuna ng Great Mountain High. Wika nga nitong si Kyoto. At sa kabilang panig, nako, eto na naman ang aking run and gun technique, panigurado. Gulat na naman ang kupunan ng Great Mountain dito. Ang talino talaga ni Coach Ansay na ilabas itong run and gun na to sa crucial na sitwasyon. Wika nga nitong si Coach Kitano nang bigla nga pinasa nga ang bola dito kay Miyagi. At itong si Miyagi ay talagang umatake na nga sa ring ng sobrang bisa. At bigla nga nag-drop pass nga dito kay Akagi sa baba. At pagka-drop pass, ditong si Akagi ay siya ang pumupondo ng biglang pinasa nga ang bola dito kay Sashi Mitsui. At dito'y isang fake nga ang kanyang ginawa. At sa kanyang pag-fake nga ay sumabay nga ito nga si Gideon Munoz. Kaya naman, puputulin ko muna ang run and gun technique. Pasensya na Coach Ansay at sa lahat. Akin na muna ang desisyon. Wika nitong si Mitsui. Sabay bangga nga dito kay Gideon sa taas. Kaya naman, foul! 3 free throw para kay Sashi Mitsui. Wika nga ng referee. At ang tira ay hindi nga talaga pasok. Kaya naman, naputo lang run and gun technique. Ngunit nagulangan kita sa pagkakataon na yon. Aba, 3, 3 free throw, tapos fall ka pa. Aba, delikado ka. Weak ka nga nitong si Mitsui. Kaya naman dito'y nakakainis ka, nakakainis ka. Talagang pinasabitan mo pa ako ng fall sa 3. Weak ka nga nitong si Gideon Munoz. Kaya naman, napakatalino at napakagaling na estratehiya. Pinasabitan niyang foul upang mag-action shooting ang kanyang tira. Mahusay Mitsui. High level ang IQ. Wika nitong si Fujima. At dito nga ya, pasok. Una, pangalawa, pasok nga ang free throw. At sa kanyang pangatlong free throw ay mintis nga. Kaya naman, ang rebound, kunin nyo, siguraduhin nyo ang rebound na yan. Wika nitong si Ayako. Kaya naman, malas naman talaga. Nag-overconvince naman ako sa pagkakataon na yon. Ngunit ayos lang na namintis ko. Wika nga nitong si Mitsui. Kaya naman dito nga ay umangat na nga itong Sakuragi para sa isang rebound. At dito ay sa akin na ang rebound na to, walang sa inyo. Wika nga nitong Sakuragi. At dito nga ay naging desperado nga itong si Dais at itong si Topper sa taas nang biglang inipit nga itong Sakuragi para sa isang rebound. At dito ay nako, ginulangan nila ako. Ngunit hindi na ata ito panggugulang. Isa ng maduming laro ang kanilang ginawa. Wika nitong Sakuragi. At dito'y talagang nakuha nga nitong si Topper ang ball at napasigaw ng Gideon Gilbert. Yow! Bumaba na kayo para sa isang fast break. Siguraduhin natin ang ating counter. Wika nga nitong si Topper. Samantalang itong Sakuragi ay talagang nahulog nga. Kaya naman, naku, inipit Sakuragi sa taas. At kitang kita na planado ang kanilang ginawa. Isang pagtatangka nga ba upang tanggalin itong Sakuragi sa laro. Wika nga nitong mga tao. At dito'y Sakuragi, tumayo ka. Hindi pwede na magmukmuk ka dyan. Alam ko na hindi maganda ang pagka-landing mo.
Ngunit kung hindi talaga kaya, wag na. Wika nga nitong si Aya ko at dito nga Aya. Ha! Sa tingin nyo, sa pasimpleng bangga lamang yun sa taas at talagang hihulog nyo ako, ay matatanggal yun na ang sanghenyo sa laro. Nagkakamali kayo sapagkat isa akong henyo at meron akong palaas na pangangatawan. Malabato to boy, wika nga nitong sa uragit dito nga ay. Ayan nga ang malakas dito kay sa uragit na kakahanga sa kanya. Ang malabato niyang katawan na hindi mapigilan. Grabe ka, sigawa nila Taba at nila Mito. At dito'y swerte mo sa pagkakataon na to na isalba mo ang iyong sarili. Isang pasimpleng galaw lamang yun, ngunit ang nasa isip namin ay tanggalin ka sa laro. Wika nga ng pasimple nitong si Dais sa kanyang isip. Samantalang dito nga'y tumatakbo na nga itong si Kuyang Munoz para sa atake. At dito'y dali na, sumabay kayo sa akin, Gideon Yao. Siguraduhin natin to. Wika nga nitong Kuyang Munoz. At dito'y isang easy layup na nga lang ang kanyang ginawa. Ngunit wala, hindi yan itotolerate ng mga taga-Shuhuku. Eto ako, wika nga nitong si Mitsue. Talagang isang block nga ang naganap. At saktong-sakto, ang bola ay napunta nga dito kay Yao. At itong si Yao ay isang easy teardrops na nga lang. Ngunit wala, walang butas para sa inyong opensa. Malabo kayong makapuntos, wika nitong si Miyagi. Ngunit dito nga ay, masyado rin kayo nag-overcampante. Hindi nyo nakita ang paparating. Ang bilis naman talaga, wika nga nitong si Miss Vivian. Ang biglang pinasang agad ang bola dito kay Topper na siyang nakababa na nga agad. Ngunit sa pagkakataon na to, wide open ako sa tres at dito'y subukan niyo ako. Wika nito sabay, pukul nga ng isang tres at dito'y pasok nga ang kanyang tira upang ibaba ang kalamangan sa 10. Kaya naman, nice one! Ayan na, isang test na ang nagawa ni Topper. At 10 na lang kalamangan. Unti-unti na tayong mananalo dito. Drain natin ang kalamangan nila. Sigawan ng mga tagahanga nila dito nga. Hoy, Topper. Sobrang lakas ng pangangatawan sa Kuragi, diba? Sa ipit sana na ginawa natin na yun ay tanggal na sana siya sa laro. Ngunit malabato talaga, wika nitong si Dais. At dito'y tama ka Dais, huwag nating tangkaing tanggalin itong sa Kuragi sa laro sapagkat tayo lang ang mapapahamak. Kung sa lakas lamang ng katawan ay hindi natin kayang pantayan ang kupal na yan, wika ang pabulong nitong si Topper. Ano kayang kakalabasan ng laban ng ito? Ang lahat ng yan ay bangan natin susunod na bahagi.